Hindi, imposible po mangyari yun. I have been in the government service for the past 25 years. And all chief executives, kaya ang ibig ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The buck stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. Hindi ikaw ang pipiit, isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa okasyon na yan. Kaya, ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung tatlong inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. At dun din nala yung tatlong inchik na pinatay. You're the most less corrupt. Ito, with due respect of course to former Colonel, now deceased, Quinto. May mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Hearing is resumed. Your Honors, the parliamentary status is that interpellation was being, questions were being propounded to Colonel Padilla by Honorable Johnny Pimentel. And with an interjection made by our Senior Deputy Speaker, Don Gonzales, and he made a motion to read, ask the witness to read the affidavit that he has sworn and signed. Now, the parliamentary status is that there is a pending motion. Mr. Chairman, Congressman Gonzales. Mr. Chairman, I move to withdraw my previous motion, Mr. Chairman. So, you are withdrawing, yeah. Your Honor, your motion to ask his, Colonel Padilla to read his affidavit. Okay, so Mr. Chairman, if I may, have we given the copy of the new affidavit that was signed by Superintendent Padilla to all the members who are present today? Comsec? Ayan, that's the reason why they are asking for the for that affidavit that has been given to this Quadcom. Can we ask the Comsec to give first the members this about this new affidavit? Okay, please provide copies of the affidavit of current Superintendent Padilla to all our honorable members. Perhaps, and we will give you time to peruse over this. Perhaps also the previous affidavit that he made. Well, nabigyan na po sila lahat. And all other affidavits that we have in the Secretariat, please provide all the members present in our committee hearing today. So, Mr. Chair, we thank you, Mr. Chairman. For thank you, Congressman Aquino. Congressman Keith Flores. Mr. Chair, I heard Colonel Padilla again request for an executive session. And I'm reiterating my opposition to it, Mr. Chair, stating the grounds that his testimony does not include matters which may affect national security, nor does it contain any matters which is offensive to public morals or decency, Mr. Chair. I'm reiterating my opposition to it, Mr. Chair. Okay, there is a manifestation made by Congressman Keith Flores. In fact, it is an objection to the request of Colonel Padilla for a executive session. So in the meantime, we can continue propounding questions based on the affidavit of Colonel Padilla that we have in our possession now until maybe another information that he wants to reveal before this committee that is not included in his affidavit. So, in that case,
We will proceed with the questioning and the interpellation to Colonel or Superintendent Padilla based on the affidavit that he has submitted before this committee. Is that all right, honorable members? Yes, Mr. Chair. Congressman Keith? Thank you. Congressman Akop? Mr. Chair. Mr. Congressman Chair. Akop and then Congressman Palma. Congressman Akop, you're recognized. Mr. Chair, I would like to agree with the Honorable Keith Flores simply because the questions to be asked will be pertaining to the statements he made in his affidavit, and this has been subscribed and sworn to and therefore partakes of being an official document. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop, for that manifestation. So now we will proceed with Mr. Chair. Yes, Congressman Palma, I'm sorry. Yes, Congressman Palma, you're recognized. With the permission of the Chair. Just to fast-track the proceeding, may I just suggest that we'll give time first, with all due respect to the Honorable Pimentel, give time to Colonel Padilla to review his affidavit and whatever he wants to say. And then from there, we can start the interpretation. Okay. Thank you, Congressman Palma. Yes, I am sure that Colonel Padilla is quite familiar with this affidavit, which he has subscribed and sworn to. You're not denying that it is your affidavit, correct, Colonel Padilla? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair. So if there are any information you wish to reveal before this committee that is not included in your sworn statement, perhaps we can discuss whether we can grant you the executive session that you have requested. Okay lang po ba yan? Maliwanag po yan, Colonel? Yun lang po ang talagang nalalaman ko sa pangyayari kasi I was really under pressure during that time. So, meron po nga akong documents na pwedeng ipakita na nagpapatutuo doon sa sinasabi ko pong affidavit. Wala pong ibang pwede kong ikuha na hindi po talaga totoong nangyari. Yan lang po ang totoong nangyari kasi yung sinabi ko nga na may mga previous requests ako, so na-sense ko talaga na it is really a major government anti-illegal drugs operations against that PDLs. Okay, we understand yung iyong statement, Colonel. In that case, we will now proceed with the interpellation. Mr. Chair, just one point of clarification. Colonel Superintendent Padilla, aside from your affidavit, do you want to say something which is important to this committee? Otherwise, will the affidavit will suffice? May meron ka pa bang pwede i-reveal sa amin na importante? If you grant me executive session for some time in today executive session. Why don't you tell now? It will because end. The people is also waiting for your yes, Your Honor, your testimony. But it will endanger my safety and of my family. Okay. That's why I'm asking. We perfectly understand your situation, Superintendent Padilla, and as you have committed to this committee that you will share more vital information in relation to the investigation of the Quad Committee. However, since Congressman Johnny Pimentel has already started propounding questions to you based on the affidavit that you have submitted, subscribed, and sworn to, then we continue with that until later we will grant you an executive session. Is that okay? Mr. Chair? Congressman Akop? Pwede po bang malaman kay Superintendent Padilla yung bang impormasyon dito na ilagay nyo po dito sa affidavit nyo, hindi pa kompleto? Yan lang po yung ayon sa aking nalalaman, Your Honor, Sir Chair. Kung kompleto na po ito, bakit po kayo humihingi ng executive session?
Meron pong mga sensitive na issues na so, hindi ko po... So, meron po kayong hindi inilagay dito sa affidavit po ninyo? Yes. In fact, it was leading to that sensitive issue. So, kung magkakaroon tayo ng executive session, ang sasabihin po ninyo, wala po rito sa affidavit nito dahil kung ganun ang mangyayari, ipapatigil ko yung executive session dahil diluloko muna kami. Ganun po ang Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. So again, the parliamentary status is that interpellations being made by Congressman Johnny Pimentel temporarily stopped because of a motion which eventually was withdrawn by SDS Don Gonzales on the issue of executive session. Now, we will now proceed with the interpellations, and then after the interpellations on the affidavit of Colonel Padilla, and if there are any information that we want to solicit from him that is not within this affidavit, then we will probably grant him his request of an executive session. So we can now proceed with the questioning of Congressman Pimentel. Thank you, Mr. Chair. That is precisely what I am driving at. Anyway, the members already have the affidavit, but based on my observations, the affidavit that does not disclose everything that happened in the killing of the three nice Chinese nationals. Anyway, ipagpatuloy ko po yung pagtanong ko. Naitanong ko na po kanina na nilipat na doon yung tatlong Chinese national. Ang tanong ko po, may memorandum ba? Kanino galing yung memorandum sa paglipat ng Chinese national galing National Penitentiary going to the Davao Penal Colony? Yes, Your Honor, I have meron pong transfer order yan from the National Headquarters in New Bilibid Prison. Escorted by personnel. Yun po ang sinusunod nung escort based on that okay, order. Meron ng order. Meron kang kopya po niyan. Mr. Chair, ang tanong sunod ko po na tanong, pagdating doon ng Chinese national, saan mo nilagay, anong selda mo nilagay yung mga Chinese national? Sinipti ko po in one cell within the doon pa rin sa prison disciplinary part of prison disciplinary dormitory since wala po kaming facility for the high profile and high risk PDL. Meron ho kayong mga ibang foreigners, hindi po ba? Bago dumating yung Chinese national, meron kayong mga foreign nationalities na nakakulong doon. Sila ba ay magkasama doon sa mga Pilipino na bilanggo o pinaghiwalay na? Pinaghiwalay po namin, Mr. Chair. Pero so, nakahiwalay. Okay. Colonel Padilla, nakahiwalay ang Pilipino at saka yung mga foreign prisoners or PDLs. Saan nyo nilagay yung tatlong Chinese national? Doon ba sa mga Pilipino o doon sa mga foreign nationals? Sa foreigners lang po. Okay. Mr. Chair, I just want to put it in record that the statement or testimony of Colonel Padilla fully corroborates with the statement of our resource person, Mr. Leopoldo Tan. Doon po sa affidavit ni Mr. Leopoldo Tan, na sinabi niya ang paragraph 12, yung tatlong Chinese drug lords, nakabukod po sila. So, it just shows, Mr. Chair, that our resource person, Mr. Leopoldo Tan, was telling the truth. Kasi kinoroborate na po niya na nakabukod. Ngayon, alam na ho ninyo ang nangyari, hindi po ba, Colonel Padilla? Yes, Sir Romador, Mr. Chair. Yung dalawang pumatay na si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo ay nilipat ho ninyo sa Bartolina, hindi po ba? If I'm not mistaken, August 11, nilipat ninyo si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdadaro. Hindi po ba nilipat ninyo sa Bartolina on the pretext na may nahuling
Cebu, sa safe, sa selda nila, kaya nilipat ninyo yung dalawa ng August 11. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. On August, after 2 days po, yung Chinese national na dumating doon, na binilanggo ninyo, doon sa mga foreign nationals, eh binartulina naman po ninyo at isinilid ninyo doon sa selda sa ICE kung saan nandun yung dalawang PDL, si Leopoldo Tan at si Keandre Magdararo. Hindi po ba? Yun po ang nangyari, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito ang tanong ko, Mr. Chair, and para malaman ng mga miyembro natin. This is the big question. Sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa Selda Saiz at ilipat yung titlong Chinese National? Sinabi po ninyo kanina na kayo ang overall person in charge ng Dapicol. Sino po ang nagbigay ng order? The ship commander, Your Honor, Mr. Chair. Nandito po sa platter po ng logbook ng ship commander. Bakit po ship commander? Ano ho ba ang ship commander sa hierarchy ninyo? Hindi po, kayo po ang overall charge. Ano ang posisyon ng pangilan po yan, yung ship commander, Mr. Chair? From superintendent, meron pa pong deputy superintendent for security operation. Then from deputy superintendent for security operation, meron pa pong commander of the guards. From commander of the guards, meron pa pong ship commander and then camp commander. So pangilan po yung ship commander, pang-apat po? Pang-apat po. Pang-apat o pang-lima? Opo. Pang-apat? Yes, sir. Aba, Colonel Padilla, mahirap po pang paniwalaan yan, Mr. Chair. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw ay natasan ng gobyerno, ikaw ay overall in charge, ikaw ang manager, ikaw ang supervisor ng Dapicol. I don't think all these people here now in this committee will believe you that the decision to transfer the 5 persons doon sa cell number 6 ay manganggaling sa isang lowly official of the Bureau Corps. Sinabi ho nyo kanina, it's on record. Ang trabaho po ng superintendent, ng warden, kayo po ang overall in charge. Imposible po na hindi ho nyo alam na ililipat sa Bartolina yung 5 tao. Sa level ko po, report na lang po ang nakakarating kasi tulad ng previously sinabi ko na may kanya-kanya po kaming level of responsibility. Report na lang po. Kaya nagbabase po tayo dito sa logbook. May blatter po kung sino ang totoong naglipat. Meron mo po kayong copy nung order na ilipat sila sa memorandum doon sa Selda Saiz? Meron po kung sino ang nag-transfer. Sino ang nagpirma? Ang ship commander po. So you mean to tell me and you mean to tell this committee, Mr. Chair, na kayo ang overall in charge, kayong superintendent, yung number 4 personnel ninyo, gagawa lang ng order without your knowledge, without your approval? Alam mo na natin yung bureaucracy natin ng gobyerno po. Meron po tayong nasa taas, meron pong mga middle management. Lahat po ng mga middle management, like for example, USEC, ASEC po, hindi po gumagawa ng memorandum order yan kung wala pong pahintulot ng secretary. Mas lalo na po sa inyo na Bucor, because you are semi-military, hindi po mangyayari po na magbibigay ng order, in this case, yung Robert Quinto, yung po yung deputy, yung ship commander na sinasabi ninyo, yung po bang tinutukoy ninyo? Robert Quinto? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Kasi pag nakarating po sa akin yan, nakalagbook na po yan after na po nung event. Nakalagbook na po. Hindi yung event ang pinag-uusapan natin, Colonel Padilla. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nag-utos, sino ang nag-order na ilipat yung dalawang pumatay at siya yung namatay na tatlong Chinese national. Yun yung pinag-uusapan natin. Hindi ho yung insidente po ang pinag-uusapan natin.
Naka-reflect po rito sa Blatter. Sino po yung ship commander? Si Juan Villajos ang ship commander. Buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa po. Pero as ayun sa nakalagay dito sa Blatter, ang... Huwag po natin pag-usapan po ang Blatter, Mr. Chair. Yung Blatter po, sa pulis po yan. Ang pinag-uusapan po natin yung order po. Yung Blatter, iba ho yung dokumento ho yun ng pulis. Pag may krimen po na nangyari, doon po isasalaysay doon. Kung sino mga pumatay, sino ang namatay. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi Blatter po. And that is not an acceptable document that will prove that you did not order the transfer. So yun lang po, Mr. Chair, isa na mga inconsistencies sa pidabit po or sa mga salaysay ni Colonel Padilla. So dito po tayo, sa salaysay po ninyo, sa paragraph 5, binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Colonel Ruina Garma. Totoo po ba yun? Ito po ay sinumpa ang salaysay ninyo. Kayo po ang nagalagay po dito. Yes, Your Honor, Mr. Chair. But I, tulad ng sinabi ko, can I request... Sige, mamaya po, pupunta po tayo doon. It will be the committee who will decide on that. Pero nandito po tayo sa hearing and I'm giving the floor, so I have to proceed with my interpolations. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, paano nyo nakausap si Ruina Garma? Sa meron ba kayong telepono? Telepono po, through Jimmy. Meron po kayong telephone number ng Colonel Ruina Garma? Wala po, through Jimmy, PDL Jimmy Fortaleza lang po. Okay, sa salaysay po ninyo, nakausap po ninyo si Colonel Garma through PDL Jimmy Fortaleza. Mr. Chair, I'd like to put it on record that the statement testimony of Colonel Padilla definitely corroborates with the affidavit of PDL Jimmy Fortaleza on paragraph 5 nung unang linggo ng Agosto 2016. Tinawagan ako ni Garma at sinabi sa akin gusto niyang makausap si Superintendent Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay sa kanyang cellphone at makapag-usap sila. At pinatotohanan ni Colonel Padilla na nag-usap nga sila through Jimmy Fortaleza. So again, Mr. Chair, nagpapatunay lang to na yung resource person natin na si Jimmy Fortaleza ay nagsasabi po ng totoo. Ngayon po, Mr. Chair, ang tanong ko po, Colonel Padilla, nung nag-usap na po kayo ni Colonel Ruina Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi yung sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. So sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung 3 Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. After noon po, pagkatapos ninyo mag-usap ni Colonel Garma, sinabi nyo po kay Jimmy Fortaleza, sige, magkikita na lang kami ni Colonel Garma. Hindi po ba?
Wala po akong matandang sinabi kong ganun. Ang natandaan ko po yung kung ano yung nilagay ko sa aking affidavit. Eh, kasi during that time, talagang intense pressured na po ako kasi nangyari na yung sa Abuyog Leyte, yung prison facility rin po namin doon na pinasok rin po ng mga operatives. So Mr. Chair, ibig yun yung sabihin, Colonel Padilla, na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung cellphone, hanggat maaari ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung true, yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit ko. Ayaw kong ma-identify yung kanyang number. Pero napaka-imposible po na napakalaking operation. Tapos sa true telephone lang po, Mr. Chair, isinunod po ninyo si Garma. Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo just through a telephone call? Naniniwala po kayo kaagad? Alam na humunin ninyo natin na marami yung scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Eh lalo na ito. Ang order is may papapatay kami dyan na Chinese national, ay naniniwala kayo kagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, not personally, professionally, with the, her position as Deputy Chief of CIDG of Davao. Also kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So ngayon, Mr. Chair, pinatototohanan mo na kilala mo si Colonel Garma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming... At saka, doon lang po sa cellphone. Okay. Mr. Chair, pagkatapos na nag-usap kayo ni Garma, inutusan ka, huwag kang makialam, mayroon kaming operations dyan, may papapatay kami. Ano na ang sunod na nangyari? Nag-usap pa ba kayo uli ni Colonel Garma? Wala na pong nangyaring pag-uusap pagtapos nun. Actually, Mr. Chair, nang maguling pagkatapos sila mag-usap ni Colonel Garma, doon na po ginawa yung plano, which I certainly believe, wag sana po kayo magagalit, which I certainly believe that Colonel Padilla is heavily involved in the planning. Kasi po, unang-una na question, hindi po mangyayari ang pag-transfer ng 2 pumatay at 3 namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. If I may, Mr. Chair, yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ako. Pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong hindi po ako kumikilos during that time. So gumawa sila ng another strategy na parang blinded nila ako sa pangyayari. Kasi, further, Mr. Chair, can... Sige, please proceed. Kasi po, sinipti ko talaga yan dyan sa prison disciplinary. Yung prison disciplinary, yung coroner cell, within the prison disciplinary din po yun, kabilang cell na lang. Kaya po, nung gumalaw na sila, may mga operations na kuan, blind na po ako ron, as I said, nakalagbo po lahat sa bladder. Yung pati pagbitbit nila sa kabila without my consent. Ganun po ang nangyari. Kumbaga, parang minadali na po nila yung operation na yon. Renaissance na nila ako dahil hindi ako gumagalaw. Gumawa sila ng sariling strategy. If Mr. I may... Chair, ano yung sabi ni Colonel Padilla? Sila. Ginawa nila, gumawa sila. Sino po itong sila? Yun na po. Involved na po yung 2 PDL. At behind that, hindi ko na po alam kung may... Sandali, Mr. Chair. Kayo po ang warden. Yung 2 PDL bilanggo po.
sila ba magde-decide na sila nilipat sa Bartolina? Sila ba ang magde-decide na po sila ang gagalaw? Yung ganito po ha, para mabigyan po ng buong overview of picture lahat ng tao po dito. Itong nangyari pong insidente nito, kung ihambing po natin sa pelikula, yung dalawang tao, si Andy Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, mga aktor po yon. Ngayon, yung executive producer po ng insidenteng punto, si Colonel Ruina Garma. Ngayon, ang executive producer, nag-uutos lang po yan. Pero ang floor director dito, ang executive director po dito, si Colonel Padilla. It happened within his premises. He is the man in charge. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung dalawang PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Gagalaw ba yung sinasabi niyong ship commander ng order na walang pahintulot po sa inyo? That is why, Mr. Chair, marami pa ho ditong mga inconsistencies. But I know that there are many, isa pa lang yan na sinasabi kong mga inconsistencies. But based on my interpolations and based on the appreciation of the affidavits, I have found out or I have concluded, Mr. Chair, that the affidavit of Colonel Padilla corroborates with the affidavit of Mr. Leopoldo Tan with regards to the Chinese nationals. I also conclude, Mr. Chair, that his testimony corroborates with the affidavit of Jimmy Fortaleza. Inamin na ho niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza. However, I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Hanggang doon po lang kayo, yung apidabito ninyo, Mr. Chair, hanggang doon lang po kayo kay Garma. Pero sa buo sasalaysay ni Leopoldo Tatan, nandoon po kayo. Una, binanggit po kayo nung kinontak na kayo ni Colonel Garma, sabi niyo po, magkikita kayo. I believe, Leopoldo Tan, bakit po? Pinalabas po ninyo yung dalawang PDL, hindi pinalabas ng ano, dun lang sa may gate, para makausap po si Art Narsoles at saka si Colonel Garma. And then, nung nangyari pong insidente, pumunta po kayo, inamin po ninyo din yun, sa affidavit po ninyo, Mr. Chair. Pagkatapos nung nangyaring insidente, pumunta po kayo sa Zelda Size at tinignan nyo yung namatay ng mga Chinese nationals. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng dalawang PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Hindi, imposible po mangyari yun. I have been in the government service for the past 25 years and all chief executives, ihahangibin ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The buck stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. Therefore, Mr. Chair, I have come to a conclusion, but that is my opinion, that our resource person is lying to us, holding vital information. Marami ho pong inconsistencies doon sa affidavit po niya. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The next to interpolate is Congressman Jay Kung Hoon. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direkta aking katanungan kay Chief Superintendent Gerardo Padilla? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Padilla, naiba ang iyong affidavit
in some material aspect, no? Kaya syempre, magdadahan-dahan tayo, lalong-lalo na sa iyong mga affidavit dahil binago mo ang iyong affidavit. Siyempre, gusto nating makasiguro, lalong-lalo na sa mga pangyayari. Sabi nga nila, recantations are generally looked upon with disfavor. But we're doing this, I'm clarifying this point, to ensure that your latest statement as contained in your September 2 affidavit could pass the credibility test. As the highest ranking official of your institution, you should know that a commander can delegate his authority but not his responsibility. So, responsable po kayo, Colonel Padilla, kung ano po yung nangyayari sa loob ng Bilibid. Ayon sa iyo, sometime in 2015-2016, may mga nilipat na suspected Chinese drug lord mula sa Bilibid papunta sa inyo sa Davao Prison. At ikaw ay nag-object dito dahil wala kayong facility para sa mga high-profile inmates katulad na lang ng mga Chinese drug lords. Again, Colonel Padilla, parilinawin po natin, sino po ba ang may authority na maglipat ng inmate mula sa Bilibid papunta sa Davao Prison? The Director of Corrections po, Your Honor, Mr. Chair. Sino po? During that time, it was order po of Director General of the Bureau of Correction, then General Ricardo Rinier Cruz. Pakilinawan po yung inyong pagsasalita, sir. Director General Rinier Cruz po ang nag-transfer sa Davao. Covered po ba ito, sir, ng memo or any directive? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So may kasulutan po kayo ng transfer? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, hindi ba parang ito ay highly irregular? Normal po ba itong nangyayari from Bilibid malilipat sa ibang facility? That's why I oppose the transfer, Your Honor, Mr. Chair, with my letter during that time. Ano po ang tingin ninyo, bakit kaya, anong dahilan kung bakit inilipat ito sa Davao? Hindi ko na po alam ang tamang dahilan. In fact, we have pending cases pa nga appeared in their record. Hindi po ba kaya siya inilipat sa Davao dahil mas kontrolado nila yung facility kaysa sa Bilibid? Maaring isa pong dahilan. O dahil mas kontrolado nila kayo? Hindi po. Kasi wala nga po kaming kamalay-malay na dadatnan kami ng ganitong high risk and high profile PDL. Colonel Padilla, di ba siyempre pag ililipat mo yung isang tao from Bilibid to Davao, hindi ba kaya mo siya ililipat dahil mas kontrolado mo yung mga taong namumuno dun sa Davao Prison? Hindi kaya naman, ibig sabihin, mas kontrolado nila kayo, kaya mas pinili nila na dun ilipat yung mga nakakulong. Yes po, Your Honor, Mr. Chair, kasi National Headquarters po namin yung New Bilibid Prison. Hindi po ba kayo nagduda rito? Again, Mr. Chair. Okay. Ang sabi niyo po, Colonel Padilla, suspected. Ibig sabihin yan, hindi pa final and conviction. Tama po ba? Nasa inyong statement po yun. Yes, Your Honor, Sir Chair. At nakakulong sila dahil non-bailable yung offense. Yes, Your Honor, Sir Chair. You describe them as high-profile inmates. Bakit ganito ang classification sa kanila? Pagka yung high risk, yun po yung mga notorious and then yung high profile, known records of criminal activities talaga. Kilala mo ba sila bago sila inilipat sa from Bilibid to Davao Prison? Kilala mo ba sila? Hindi ko po kilala, Your Honor, Mr. Chair. Okay, Colonel Padilla.
klaruhin din natin, Colonel Padilla. Sabi ninyo, in 2016, three of the Chinese drug lords identified as Tiu Kintin, Wong Mengpin, and Li Yanyan were killed by their fellow inmate Mr. Magdadaro and Mr. Tan. Tama po ba? Yes, sir. Oh, no. Si Wong Mengpin ay parehong kilala ni Tata at Andy na si Peter Wong. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. At eto namang si Lin Lan Yan ay parehong tao na kilala ni Tata at Andy na si Jackson Lee. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita, wala tayong pagtatalo na itong mga pangalan na binabit mo ay yan din yung pinatay ni Tata at ni Andy. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Colonel Padilla, ayon sa affidavit mo, katulad nga na sinabi ni Honorable Pimentel kanina, prior to such killing, I've been subjected to an intense pressure by CIDG Officer Ruina Garma. Tinawagan siya ni Ruina Garma. Bago ang pag-uusap ninyo, kilala mo ba si Ruina Garma? Kilala ko lang po siya bilang Deputy Chief ng CIDG, Davao City, Your Honor. Sino bang mas maituturing mo mas senior sa inyong dalawa? Hindi ko po masabi kung sinong mas senior sa amin. Hindi mo masabi kung sinong mas senior sa inyo, pero ganun na lamang siya makapagsalita sa isang superintendent na katulad mo? Hindi ka ba nagtaka kung bakit ganyong kanya kausapin? Magkaiba po kasi ang level namin sa Bucor at saka dun sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Nung sinabi ni Garma sa'yo, yung mga salita na may mga tao kami dyan at gagawa at huwag mo questionin, and whether you like it or not, we will operate and do not interfere, baka madamay ang pamilya mo. So makipag-cooperate ka. So anong ibig sabihin ng mag-ooperate sila? Ang ibig bang sabihin nito eh may papatayin sila? Mayroon po, Your Honor, Mr. Chair. Nakatira ka ba sa Davao noong mga panahon na yon? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Even my family. So, noong bang sinabi na yon na sa iyong pagkakaintindi, meron ka bang inkling o meron ka bang hula kung sino yung balak nilang patayan noong panahon na yon sa pakikipag-usap mo kay Ruina Garma? Yun na pong tatlong Chinese nationals. Si itong si CIDG Officer Garma, ito ba yung kaparehas na si Ruina Garma na in-appoint ni Presidente Duterte para mag-head ng PCSO? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, kilala mo ba si Presidente Duterte? As a former mayor and president of the country, Your Honor, Sir. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Sir Chair. Nakita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nakita na po kami. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, Colonel Padilla. Yes. Kasi may mga proof kami na magkasama kayo eh. Nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga yung mga kasal, ganun. Parang pero sinabi mo ko na, you never met him personally. Binago mo na naman. How can we believe in your statement? Hindi, during itong official function. Ang tanong sa iyo, well, in fact, that was also the question of Congresswoman Brosas during the previous hearing. Tinanong kanya kung kilala mo si President Duterte. Sabi niya po, sandali, patapusin muna ako. Sinabi mo na hindi. Kaya, you must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga occasion, kasal, siyempre public picture, ganon, in Davao City. Meron kayong mga pictures. Meron kami. Mamaya pag sa panahon ko, sana naman sabihin mo na yan lahat ng totoo. Kasi alam na namin yung buong story. Ayan.
yung puzzle, buo na yun. O yan, o. That was taken during when he was a mayor in Davao City. Anong circumstance? Diba pareho kayong ninong dyan? Nagkumpare kayo? Hindi. That po happens in Samal Island? Hindi po. Saan kami, yan? Hindi po. Sa Samal po yan. Oh. Pero hindi po kami magkumpare ninong. Bakit pareho kay Maylay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko, Mike Ruiz. Pero personally, hindi. Picture taking lang po yan as a public figure. Your Honor, Mr. Chair. Anyway, darating din tayo dyan mamaya pag ako na magtatanong sa iyo. Okay, please proceed, Kong Kunhun. Colonel Padilla, mas maganda po sana kung magsasabi po tayo ng totoo kasi ang pagkakasabi ko po, ang pagtanong ko po sa inyo, kung nagkita na kayo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, anong sagot mo? Hindi. So mas maganda po magsabi po tayo ng totoo sa ating mga susunod na katanungan. Ano po? So lagi po nating iisipin na kayo po ay may sinumpaan dito at magsabi po tayo ng totoo. May I continue, Mr. Chair? Please proceed. Colonel Padilla, sabi mo sa affidavit ninyo na nakaranas ka ng intense pressure at totoo yung threat sa'yo kasi alam mo for a fact operations made against a certain drug lord in Leyte days before she called me. Anong ibig mong sabihin dito sa iyong statement na yun? Mayroon na pong nangyaring same operation din involving known inmate drug lord in Leyte a week before the Davao incident. Paano mo nalaman ito? Isa po sa operating prison and penal farm namin yung Abuyog, Leyte. Okay. Colonel Padilla, sabi mo sa iyong statement, you became worried of your safety, of my safety, and I began to observe the personnel of Davao Penal Colony. Among them were the people referred to by CIDG Karma. So ang ibig mong sabihin, hindi mo alam kung kailan o paano ang sinong mga kasama sa operation? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Wala kang alam dito? Yun pong si CIDG Karma ang alam kong meron pong utak niyang operation na yan. Pero kilala mo kung sino ang mga target? Yes, Your Honor, yung three Chinese nationals. At nung sinabi sa iyo ni Garma yung ganun, hindi ka ba humingi ng detalye sa kanya? Nung pinag-usapan niyo kung sino yung mga target, ano yung detalye ang ibinigay niya sa iyo? Basta yun lang po, yung three Chinese nationals na subject nila dahil mga member po yun ng Bamboo Triad and Sinaloa Drug Cartel operating in the country. Bakit ganun ang kapangyarihan niyang si Garma ni Ruita Garma? Bakit ganun siya ka-impluwensya ka yung kanyang kapangyarihan? Bakit ganun? Dahil si IDG po siya ng Davao City. So, under po sa area ng operation nila yung Davao, buong Davao. Hindi ba dahil sa iyong palagay, kaya mo rin siya sinusunod at hinahayaan mong kausapin kang ganun dahil tingin mo ba nakarekta siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Marahil, ganun, Your Honor, kasi naging mayor si President Duterte. Kahit na during that time na siya ang deputy CIDG and naging station commander pa po ng isang presinto sa Davao City. Kindly wrap up, Congressman. Okay, thank you, Mr. Chair. Last question, Mr. Chair. Pagkatapos ng usapan na yon ninyo ni Garma, hindi na ba kayo nag-usap ulit?
Wala na po. Wala na pong nangyaring kasunod pa na pag-uusap. Okay. Thank you, Mr. Chair. I will, na lang sa next round, Mr. Chair. Itutuloy ko aking katanungan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hoon. The next to interpolate is Congressman Akop. Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Superintendent Padilla, dalawa po ang inyong affidavit, di po ba? Isang yes, 27 August at saka isang 2 September. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Magkakontra. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Binago ko po dahil... So, ibig sabihin, nagsinungaling ka nung una at sinampaan mo yun? Because of my... Paano kami maniniwala ngayon sa iyo na totoo na yung pangalawa mong affidavit? Kung dun sa umpisa, una pa lang, nagsinungaling ka na. Because of my personal safety, Your Honor, Mr. Chair. Because of your personal safety, nagsinungaling ka? Opo. Kasi... Ngayon, gumawa ka ng second affidavit. Hindi ko naman po akalain na... Hindi. Hayaan mo muna, tapatapusin mo muna ako. Gumawa ka ng second affidavit mo disregarding your personal safety already. Tama po ba ang aking kaisipan? Hindi ko po akalain na in this hearing, ang pagkakalam ko pa ko po is true executive session. Kasi tama po yung sabi ni Honorable Kong Hoon. Yung recantation is not looked upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sa anak, sinumpa mo, tapos babaguhin mo. Yun po yun. Ngayon, umpisaan po natin na ilipat yung tatlong Chinese na PDL sa iyong lugar. Kanino nang galing yung utos? From higher headquarter po. Hindi ko naman. Sino po doon sa higher headquarters na nag-utos? Yung Director of Corrections. Sino po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung tatlo sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General then Rinyar Cruz. At sinabi mo rin na nag-object ka rito? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Do you have any piece of evidence that would show o magpapakita na nag-object po kayo? Yes, in fact, it was the first letter which I opposed to the transfer dated July 27, 2015 and reiterate ko po ng October 2015. Oh, sige, narinig ko na yung sinuot mo kanina eh. Tinatanong ko lang kung meron po kayong ebidensya. Could you please submit to this committee yung ebidensya po na yun na kayo po ay nag-object? Thank you. Punta po tayo dun sa statement ninyo na you were subjected to intense pressure by then CIDG officer Ruyen Agarma, who called me through the cell phone of another inmate Fortaleza at sinabi sa iyo ni Madam Garma na may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay ang pamilya mo. Yes, Your Honor. Is that true? Yes, Your Honor, Mr. Now, kung natanggap mo itong mensaheng ito mula kay Colonel Garma, what would have been the proper thing that you would have done? Ano po dapat ang ginawa ninyo? Hindi ko po actually binigyan ng kuan yung kanyang sinabi. Kumbaga, sinabi, hindi mo pinagbigyan pero sinabi mo you experience intense pressure tapos yes, hindi mo binigyan ng kuan. During that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung ano, pagsasagawa ng ano?
pagpatay doon sa tatlong child. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung tatlo? Alam ko po, Your Honor. Anong ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalaman mo, napapatayin yung tatlo na wala. Nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun. Hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Well, merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Pero Auntie Mano, inamin mo na alam mo na napapatayin yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kaya hindi mo man lang inireport doon sa mga nakakataas para tulungan ka na patigilin o tigilin yung ganun na mangyayari. Your Honor, Mr. Chair, kaya nga umihingi ako ng executive session kasi napakasilan po yung... Sige, let us see kung kwan. Pero ako ang unang magpapatigil ng executive session kung yung sasahibihin mo ay hindi importante dito sa mga issue na inimbestigan dito sa committee na ito. It's very sensitive. Maliwanag ko siguro yon. Ano? Now, sinabi mo kanina na sa pagsagot po ninyo sa aking mga kasamaan na merong unang pagtatangka. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sino, paano mo nalaman na may unang pagtatangka? Doon po sa tawag ni... Tawag ni? CIDG Garma. So, ibig mo sabihin, yung una eh... Yun ang una. Yun po. Yun ang unang pagtatangka. Opo. So, ano po yung nalaman po ninyo, yung pangalawang pagtatangka na sinabi po ninyo? Wala naman pong, yun lang po, yung unang usapan lang po na yun. So, kasi narinig ko kanina, merong first try eh, na sinabi mo sa katanungan ng aking mga kasamahan. Opo. So, wala na yung pangalawa. Yun na at yun na. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Doon po sa pagtatanong na aking mga kasamaan at pagsasagot ng mga ibang testigo, hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung tatlo? Naniniwala nga po ako. So, naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mo sabihin? Naunahan po ako kasi... Naunahan kanino? Eh, nung pangyayari. Kasi in-expect nila na ako ang unang kikilos. Iba naman yung impormasyon ko. Si Congressman Paduano na magtatanong sa iyo. Hindi ikaw ang pipiit. Isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa okasyon na yan. Di ba? Yes, Your Honor. That's ikaw, kasama ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon kung hindi mo alam o kung ayaw mo. Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang nangyari. O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo, opo. Okay. Yun po yung inyong depensa. Yung pong paggalugad, kanino pong utos talaga yun? Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila. At anong yung paggalugad din dun sa foreign part ng inyong detention? Yun po ang sino po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina. Tama po. Sino nag-utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong... Tinatanong ko lang po kung sino ang nag-utos. Sa security operation po. Security operation? Sino po yun? Ang security operation ko during that time is Robert Quinto. Quinto. Tinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi po. Di ba?
Siya po ang... Hindi nga, patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero... Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Kasi kanina, nung last hearing, sinabi ni Tiniente Poro na ang nag-utos ng paggalugad doon sa mga sa lugar ng mga Inchik at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung tatlong Inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa Celda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung Celda number 6, dadalawa lang ang nandun. At dun din nala yung tatlong Inchik na pinatay. Kaya, kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Meron po sabi talaga. Sabi mo na may plano. Meron po talaga. Yes. Ano. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. The next to interpellate is Congressman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Anyway, Mr. Chairman, eto lang po, Kere Padilla, kasi buo na po yung puzzle. Buo na namin po. Ngayon, we're just requesting you to tell the truth. Now, in my question, pag hindi mo kayang sagutin in public, you'll just tell me na mag-executive, you will request for an executive session. Okay? Kaya ka po, humihingi po ako ng to for an executive session. Kaya nga po, tanungin muna kita, just to establish the premise that indeed, diba, you can allow, you can be allowed to for your request, okay? Ano lang po, premise lang, okay? Sabihin mo lang pag hindi mo masagot, okay? Sa executive session na lang, just in case, okay? Now, number one, actually, Kere Padilla, based on our investigation, alam namin, you're the most less corrupt in Davao Penal Colony. Alam po namin yon. Na-check na po namin yung records. Na-check na rin po namin yung mga statements coming from your peers during that time. For example, if I ask you, do you know Dr. Derla? Yes. Di ba, he was also ambushed, but fortunately, nabuhay. Yes, Your Honor. Tama. And that time, he was assigned. Di ba, he was assigned in Davao Penal Colony? Yes, Your Honor. Okay. Now, so alam mo yon, alam mo rin siguro ang kwento doon. Alam mo, di ba? And can you commit to us that you will divulge the reason behind? Yes, Your Honor. Okay, second. Wag na tayo. Ito, actually, yung bagong ano mo, yung 9 to 11 mo, mali ito eh. Hindi totoo ito eh. Hindi totoo yung paragraph 9, 10, 11 in your affidavit. Hindi totoo po ito. Kasi, if I ask you, kanina tinanong ka ni Chairman Ako with regards to the galugad, malinaw po, walang pakialam na si Quinto the time. Sinabi na po ni Foro na at your orders, galugudin. Maggaluga doon sa Inchik at saka sa dalawang PDL. Established na po yon. Now, sabi mo dito, during the time of duty ka na nung nangyari, di ba? Tama? Okay. Now, if you are off duty, sino naka-duty during the time? Second, high ranking? Kasi 24/7 dapat yan, di ba, Bucor? Yes, sa inyo? Po, sino yung next? Of course, your deputy. Deputy po, supposed to be. In absence of deputy. No. Ang tinatanong ko ngayon, sino? Sino yung nandun? Commander of the Guards po. Eh, saan si Quinto during the time? Wala po doon, outside the... Dahil nakatira po sa labas. So wala siya? Wala siya. Wala rin siyang travel sa Manila during that?
official travel during the time. Parang nagkaroon po ng parang may Wednesday siguro, Sabado po nung nangyari. Yeah, August 13. Chinek ko na po yung record. Oh, eh. August 13, he was not during the week. Yes. Tama? Ganun okay. Po. Kaya yung statement po dito na yung security for operation, blah, 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 Robert Quinto, eh patay na yun eh. Pero alam ko rin yung kwento dito, alam mo rin siguro. Yes. Okay. Next question. Is Dr. Derla and ito sinabi ko na kanina, you're the most less corrupt. Ito. With due respect of course to former colonel now deceased Quinto. Alam mo naman yung relasyon ni Quinto ni Derla sa tatlong Chinese, especially kay Tony Lim. Alam mo yon, di ba? Yes, Your Honor. Now, can you divulge it during the executive session? Yes, Your Honor. At least para lang po maklear din natin yung pangalan ni Quinto with regards to that killing. Kaya nga po, humihingi ako ng... Eh, okay na, okay na. I just want to establish muna. Kaya nga, nung nakarang hearing pa, sinabi ko na alam na po namin yung puzzle. Tapos na po yun. Tapos na po yun. And when in fact, siguro, I just want to confirm to you, during the first hearing, kaya hindi mo po masabi-sabi na tinawa, nakausap mo si Garma because, alam mo, si Garma, her record, dun sa Davao, di ba? As the IDG, as Chief of Police of a Station, di ba? Very close to the President, di ba? Alam mo yun, di ba? Kaya medyo wala kang choice. Yes, that's true. The same as true for all those persons involved in this particular plan. Tama? Yes. Okay. Now, so, do you commit? Sabihin mo na lahat na hindi na ako magtatanong dun. Sabihin mo na lang, you narrate na lang dun sa executive session po. Yes. Kasi gusto ko rin i-clear yung pangalan ni Deputy Superintendent Quinto with regards to what happened. Yes, sir. Pero I will not clear his name with regards to his affiliation with the three Chinese. And, pwede natin, well in fact, kilala mo rin, si Macariola. Tama? Yes, Your Honor. Tila ba? And do you confirm that Macariola is very close to classmate ni Quinto? Yes, Your Honor. Oh, di ba? Okay, tell all ka na doon. Ayop, ha? Ayop, kasi as stated by Congressman Acop, pag hindi ka nagsabi ng totoo, eh, we will cut short your statement during Your the executive Honor. Session. Yes, Your Honor. Tsaka po, marami pa po eh. May mga complication ka kasi, ang dami dito. For example, Inspector Glase. Eto, Glase. Inspector Edgardo Mendoza. Chief Inspector Roque. Now assigned in Sablayan. Si Glase nasa NBP ngayon, di ba? Tama? Dabao po. Dabao pa rin. Okay. Now, si Roque is in Sablayan. In Dabao po. In Dabao pa rin. Tama. And marami pa po. Mga names. Kasi we have already checked. Pero as I've stated, I hope you will say it all during the executive session. Kasi, again, let me stress, ikaw po, less corrupt ka doon sa loob ng ano po. Thank you po. Nakuha ko na po yung background mo. Kaya lang, I do believe na na-pressure ka lang. Kaya tell on na. Tell on na kasi wala na eh. And you will be retiring by November, di ba? Tama. Kasi baka magpatong-patong pang kaso mo because of this. Okay? So, you commit na to this committee. Okay, ha? Yes po. Okay. That's all, Mr. Chairman. He has already committed and let's see what will happen during the executive session. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpellate is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang tanghali po, Superintendent Padilla. Marami nang naitanong sa inyo at ako'y nagpapasalamat sa inyong mga sagot. I hope that you're really honest enough today sapagkat sinabi nga po ni Congressman Acop
na yung inyong unang affidavit na pinadala rito ay pawang kasinungalingan, no? At ngayon, bagong affidavit ninyo ay talagang sinasabi ni po ninyo that you are now telling the truth and nothing but the truth. Niyo ba? Yes po. O, nabanggit po ninyo rito ang pag-uusap po ninyo ng CIDG Officer Royina Garma. Babanggitin ko uli ang pinag-usapan ninyo. Ang sabi sa inyo na Chief Garma, and I quote, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Alam mo na si Congressman, Colonel Garma ay babae, di ba? Yes po. Ibig niyo sabihin na iniwala kayo na ang isang babae pwedeng sabihin to sa inyo? Hawak po nilang... Alright. Sinabi niyo that you were nagkaroon kayo ng intense pressure. Yung intense pressure, ibig sabihin natakot kayo, sinabi niya. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo meron pang tao behind what Chief Garma said at mas mataas po ito? That's true. Hindi po kayo natakot dun sa sinabi ni Chief Garma eh. Kinabahan kayo sapagkat alam ninyo na mayroong mas malaking tao behind what Chief Garma said. Yes po. Kanina po, nabanggit ninyo, tinanong po kayo ng isang colleague namin dito about the former president. Binanggit niyo yung mayor pa siya. Ano po, nung si Chief Garma ay naging commander ba sa Davao? CIDG po. O therefore, CIDG. Ang binabanggit ninyo, ito. Yung pong behind the big person sa sinabi po ni Chief Garma ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former president. Ganun po ba? Hindi ko naman po ini-implicate pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, yun lamang po sapagkat atin narinig na binanggit po ni Superintendent Padilla na mas merong mas mataas kaya siya natakot tungkol sa sinabi ni Chief Garma. Salamat po.